Yo, mga idol, what up? Good afternoon, good morning, good night. Sa mga oras nyo man ito pinapanood, eh, what up sa inyo, mga idol? Pag-usapan ulit natin yung mga ayaw ko nga ba dito sa Honda Click 160, no? Meron kasi nagsa-comment na, bakit ayan daw yung binildi mo? Kung may madami kang ayaw, hindi naman sa ayaw ko itong motor, may ayaw ako dito sa motor, eh, hindi na ito ang gusto kong motor, no? Alam naman natin na walang perfectong motor. Walang perfectong motor, mga idol. Lahat ng motor dito meron kang aayawan. Kahit gustong gusto mo yung motor na yon, meron at meron kang ayaw dun sa motor na yon, diba? Hindi naman porket na gusto mo na yan, eh, gustong gusto mo na lahat. At meron pa rin mga bagay na aayawan ka sa mga motor mo. Hindi naman porket na may ayaw na tayo sa isang motor, hindi na natin bibilin. Kasi meron din talagang mas marami ang kinagustuhan ko dito sa motor na to kayo isa doon sa ayaw ko, diba? Kahit naman siguro kayo, kahit saan sa mga motor nyo, meron kayong ayaw, on the Click 160 rin, no? Kulay black, tabihan natin. Maganda yung white, diba? Mas maganda ang white sa sa black. Tinabi yun, eh, no? Ang gandang-ganda talaga. Alam nyo ba? Dito sa Honda Click 160, maraming naghahanap ng white. Kaya ang bilis maubos kung white. Kung may stock man sila, ubos na agad. Napaka-in-demand talaga ng color white na Honda Click 160 sa market ngayon. Puti talaga, masyadong madalas na hinahanap nila. Yan nga, no, babalikan na natin yung mga ayaw ko dito. Yung unang-unang ayaw ko dito is yung brake. Pero yung brake, men, ano ko naman, nakakokontrol ko na kung paano siya pipigilan talaga. Tapos, siguro natural na lang talaga sa scooter yung mahirap talaga siyang pigilan. Kahit naman yung Aerox, na-try akong Aerox, hindi ko na lang na-vlog. Na ganun din, ang hirap niya rin pigilan dahil nga drum brake din yung likod ng aero. Kaya pag naka-high speed ka talaga, hindi mo agad siya mapapahinto. Kasi nga, galing ako sa Sniper 150 na may clutch. May clutch yun, di ba? Kaya doon, nasanay ako sa may emergency stop yun. Kaya mong humin, kaya niya pabagalin yung hangar mo dahil nga doon sa clutch. Di tulad ng mga scooter, eh, mahirap pigilan din talaga. Kahit naman siguro yung mga NMAX, kahit yung may mga ABS version, no, hindi ko pa na sila natatry. Pero pagka natry ko, eh, siguro pagkukumpara natin na ganun talaga, na mahirap talaga pigilan, diba? Kaya ang gayangan mo na lang gawin, huwag ka na lang tumutok. Tapos huwag ka na lang magmatulid ng sobra-sobra. Yun lang naman yung mga kinaayawan natin dito. Pero kayang tapos yung shocks na sasabi ko, matagtag. Oo, matagtag pag mag-isa ka, pero pag may angkas ka, all goods naman, wala namang kaso. Pero gusto ko pa rin palitan. Gusto ko pa rin palitan kahit na ganun, para mas comfort talaga kahit mag-isa lang ako. Gusto ko palitan yung rear shock na ito. Kasi halos lahat din naman ganun na. Mga stock na shock, pati sa Aerox, napakatagtag. Napakatagtag din ng Aerox, oh. Kaya hindi ko rin pinili yung Aerox, eh, dahil nga patagtag din. Tsaka yung Y-Connect din kasi ng mga Yamaha ngayon, ayoko, hindi ko trip kasi Y-Lobat nga daw yun, eh. Mamaya malobat ako, eh. Tsaka madalas hindi ko pa naman ginagamit yung motor, eh baka malobat. Yun lang, nasingit ko lang yun. Nasingit ko lang yung about dun sa Y-Connect, pero wala naman yun dito sa topic natin. Dahil dito lang yun sa, dito lang tayo sa Honda Click. Uy, naka-ratlock si Kuyo. Kaya nagpa-ratlock yun, no? Ano pa ba yung sinabi kong ayaw ko dito? Sa ngayon, eh, na lang naman talaga yung ayaw ko dito, eh. Yung preno niya, tsaka yung rear shock, ayun lang naman, eh. Sa iba, eh, wala naman na. All goods na ako dito. Yung side mirror, papalitan ko. Dahil nga, sumasabit pa din naman ako dyan sa mga kotse. Lalo na pag matataas yung kotse na sisingitan ko, eh, sumasabit ako. Sa ano naman, gas consumption nito, wala naman ako masabi. Sulit na sulit. Tsaka yung mga issue na nakita ko dito noong nakaraan, eh, all goods na. All goods na. Wala na akong makikitang issue. Yung coolant, all goods na. Normal lang pala yun. Pagbago, mababa talaga yung coolant. Pero nagbawas siya. Dahil nga bago, no. Kumbaga, kakagamit mo lang ng motor. Kumbaga, nag-anuhan yung mga dadaluyan niya. Basta, di ko maipaliwanag nung maigi. Kaya yung sa mga nagko-comment din kasi, diba, na sabi, bakit yan daw binili mo, eh, madami ka palang ayaw. Kasi nga, wala nga talagang perfectong motor.
Kahit anong motor, mapa big bike man, mapa small bike, scooter, underbone, may meron kang aayawan dyan. May mga bagay-bagay na aayawan ko sa mga motor mo. Hindi porket na ayan na yung motor mo, eh gusto mo na lahat sa kanya. Kaya nga mga ano, diba, hindi tayo natatapos mag-upgrade, diba? Kaya tayo nag-upgrade sa mga motor natin, kaya may mga aftermarket para doon sa mga motor. Baka hindi yung 100% maano sa motor, 100% nagugustuhin mo talaga siya. Meron at meron kang aayawan dyan. Yung may iba, diba? Bakit nagpapalit ng shock? Yung iba, forma. Yung iba, para doon sa comfort. Ay, busog ako, excuse me. Yung akin naman, kaya ako magpapalit mag-ano ng shock para sa comfort. Yung preno, loads na to, hindi na ako mag... Siguro magbibig disc na lang ako. Gano'n na lang gagawin ko dito. Tapos yung drum brake ko sa likod, siguro ano, hanap tayong maganda-gandang drum brake. Ewan ko lang kung kailangan mo lang magpalit ng maganda-gandang drum brake or mas all good, mas okay itong stock. Hindi ko lang sure, no? Pero sa tingin ko, stock is good. Sabi nila, stock is good, pero hindi nga rin tayo nagiging comfortable. Nagiging kontento sa isang stock na bagay. Mag-upgrade at mag-upgrade ka. Kaya kung meron tayong extra money, i-upgrade natin yan. Yung CVT, oo, mag-upgrade pa din tayo dyan. Kaso wala pa tayong budget, no? Mahal kasi ng CVT nung uli. No? Mahal kasi ng mga CVT, unti-untiin ko lang gastos dito. Tsaka wala pa kasi yung nakikita ng ano, CVT ng 160 nung na-click. Puro pa nga pa 50. 125 ganun. Pang PCX pa lang. Hindi ko kasi sure kung parehas yung sa PCX tsaka dito. Kaya hindi ko rin ginaano. Pinapaano pa sa pang PCX lang. At ito pa rin pala yung handbrake. Ito, diba yung handbrake. Ganun pa rin siya. Issue na rin yata talaga ng click yun na pagpa nakapa-atras ka. Ayun nga no, yung handbrake, diba? Ayan na, hindi ko naman na siya ginagamit. Hindi naman madalas ako naggaganon sa parking. Tinry ko lang siya isang beses. Pero hindi, magagamit pa rin naman siguro. Kalimutan ko rin ipa-adjust yan sa ano eh, sa... Saan ba to? Sa kasa. Nakalimutan ko itanong yun. Ayun no, diba? Napipigilan naman natin ng maayos, no? Dati kasi, si Sniper, sanay ako na pumreno lang sa likod, tapos engine brake. Ngayon, sinanay ko na rin ulit sarili ko na ang harap likod, tapos yung harap modulate lang ang pagtiga. Dati, nung unang kuha ko dito, ang preno ko lang dito, yung likod lang ang ginagamit ko, hindi ko masyadong ginagamit yung harap. Ngayon, ginagamit ko na to, dapat yung harap pala. At modulate lang yung preno mo. Kahit naka-combi brake ka, diba? Kailangan tigain mo pa rin tong harap para safety na rin natin. At hindi tayo sumalpok. Tsaka huwag na lang din tayo tututok sa mga kotse, sa mga motor. Lalo na sa truck, huwag kayo tututok dun. Pero itong click ko ngayon is 664 kilometers na. Ayun o, oh, diba? Oh, piga-piga lang sa preno. Umihinto naman eh. Huwag mo lang ilalak. Kasi pag naglock yung preno, ay talagang madidisgrasya ka. Siguro mga idol, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa inyo. Kung natuwa ka man dito sa aking video, hit mo na yung subscribe button at hit mo na rin yung bell. Kaya at follow mo na rin ako sa aking Facebook page. Ito ang Don B. Search nyo lang sa Facebook Don B. Pati sa aking TikTok at dito sa YouTube. Maraming salamat sa inyo mga idol. Baboo!